So, what's up guys? Ngayon, tuturo ko sa inyo paano mabilis yumaman gamit lamang ang dead branch. So, sige. Start natin. Una-una, create kayo ng gunslinger. So, meron na akong farmer. So, before that, papakita ko muna sa inyo paano yung build sa pagpa-farm ng dead branch. So, pakita ko sa inyo yung equipment tsaka stats. Sige. Una, ito yung items ko. So, meron tayong headgear na dex. So, itong item na to is ma-quest mo lang din. So, dark blinder. Sa akin, nilagyan ko ng dalawang kill cards para dun sa delay. Okay, so ang cons lang nito is napakalaki nung SP consumption mo. So, pwede ka din maglagay ng dalawang Vesper card para additional dex. So, ito din yung ginamit ko dati. So, try lang muna natin tong kill kung okay ba siya. So, sa wings, meron tayong gargoyle wings, may additional na dex. Tapos, may 10% resistance sa undead property. So, sa weapon ko, ito yung gamit ko. Bali, bibili mo lang to sa NPC or sa mga players. Mura lang to. So, plus 10 na garrison. So, may cards ako dito. Dalawang turtle general, tsaka isang doppelganger para sa attack speed. And then, sa garment natin, so, ito lang yung meron ako. So, Valkyrie Manchu na may Noxious card. So, may resistance siya sa long range saka physical attack. Then, 10% resistance sa neutral element. So, punta tayo sa ating accessory. So, may dalawang Nile Rose ako. Ang isa is naka tier 2 na. So, may additional siya na attack tsaka magic attack na 1%, while sa isang Nile Rose na hindi upgraded is all 5+5 all stat lang na may dalawang Zerom card. Okay, so Sleipnir para sa ating boots. Then sa armor naman ito, may Valkyrie armor ako na tier 2 din. So, ito yung stats niya. Then, may nilagay ako na Taugunga card para sa HP natin. Okay? So, sa stats naman. So, ito yung stats ko. So, bali, 250 na dex. Depende na din sa inyo yan. I-maximize nyo lang yung dex para sa attack damage nyo. So, makita nyo, malaki yung strength ko dahil to sa mga item na i-carry natin. So, need ng ano. Then, advisable pala na bumili kayo ng gym pass, 10 piraso para makuha ka ng skill na to. Additional skill para sa weight capacity. So, may plus 2,000 tayo dahil level 10 tong enlarged weight limit natin. So, next is, back tayo sa stats. Sa VIT naman, kailangan total of 99 ba or 100 para no stun. So, hindi lang ako sure dyan, pero yan yung nilagay ko. Tsaka, the rest is int para sa SP, dex, then luck. Ikaw na din bala sa stats kung parang kung saan ka mas ano, hiyang na build. Pero ito yung sa akin, naka-doppel kasi tayo. So, 197 na yung AP din natin. The rest is, ikaw na bala. Parang sniper lang din to na build yung gunslinger. Okay. So, ayan. Pag na-ready mo ng character mo. So, ngayon kasi, napaka-demand ng mga cards, tsaka items na pang-upgrade sa D-Wing. So, papakita ko sa inyo kung ano yung i-hunt natin ng mga items. So, tara. Puntahan muna natin yung NPC. So, dito yon. Ito yung mga mabiling items ngayon sa Dark Crow. So, ito. Dito siya. So, Dragon Wing upgrade. So, napaka-konti ng percentage ng success rate. So, ito. Sample natin. So, ito.
Ito yung mga mini boss cards na kailangan natin i-hunt. So, papakita ko sa inyo kung magkano to sa market. So, itong Mutant Dragon nasa 1B or less to. Then, the rest, itong Eclipse, Toad, tsaka Vegabond is nasa 2B each. Okay, so, may skeletal armor piece. So, di na natin i-hunt yan. Ito, hindi na din. So, ito sa mga boss na to. Drop ng boss item, boss monster. So, ito drop ng gloom, drop ni Kael. Ito naman is mga castle drops. Okay, so mabibili mo din to sa mga player. So, ang main target lang talaga natin or main na ihahunt natin is yung mga mini boss cards kasi napaka-demand nito. Okay? Sige. So, punta tayo, balik tayo dun sa DB room. So, sa public lang tayo kasi wala tayong pambayad. So, ito, tayo sa walang tao. So, kahit saan pwede kayong pumesto. So, ako dito lang sa mga gilid-gilid. So, start na natin i-auto-loot yung mga item na gusto natin i-hunt. So, may list ako dito. Pa-flash ko sa inyo sa screen. So, ito. Lagay natin. So, i-auto-loot na natin siya. At, i-loot ID plus, ayun, Vegabond Wolf Card. I-auto-loot natin yan. Itong next. So, Mutant Dragon card. Next. Eclipse card. Tsaka Toad card. So, ayan. Ito na yung apat na cards nung, na kailangan doon sa pag-upgrade ng D-Wing. So, may listahan din tayo ng mga ano, pwede nyong i-utulot. So, ito yung sa akin. May additional tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na item. So, i-add natin to sa ating utulot. Tapos na pala yun. Sorry. Yun. Matchsticks. So, ang is, di ko lang alam kung magkano na yung price nyan. Nasa 7C siguro or less. Broken Shuriken, so kailangan mabili din yan sa mga quest. So, ito, Bat Cage, kailangan din yan. Cursed Seal. Ito, Tri-Headed Dragon, so mabili din to para dun sa mga Break the Seal quest. Kailangan din to. Tsaka treasure box. So, yun lang. Bali, ilan ba yung auto-loot natin? So, meron tayong 10 items na i-auto-loot natin. 10 items. Sige. Start tayo. So, tricks dito, guys. So, para sa akin, bumili kayo ng dead branch gamit yung blacksmith or bio nyo na may discount na ano kasi napakalaki ng discount kapag bumili kayo kasi ang isang dead branch nagkakahalaga ng 100k. So depende na yun sa inyo kasi sa akin mostly na sa 25k per hunt lang yung ginagamit ko. So i-test muna natin yung ano. So bili tayo ng dead branch. So bili tayo ng 100. So, naka-security pala ako. 1020. Dami na yung, ano ka, security code ko. So, buy tayo ng dead branch. Maganda, gamitin nyo yung may discount na character para makaless kayo. So, test lang natin to. So, ayan. Sa akin kasi, may gamit ako na macro card, macro mouse. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko na macro mouse. Lagay ko yung link sa description sa baba. Okay. May ano na tayo, may dead branch na tayo. So, punta ka lang sa sulok.
Yan. Nga pala guys, may command din tayo na ano, ginagawa para hindi mag-lag yung ano nyo, yung screen nyo dahil sa dami ng items. So pwede mo lang gawin to, see items. So ayan, magre-refresh siya. Ang gawa nun is hindi mo na makikita yung mga drop na mga items dun sa ground. So makita nyo yan maya-maya. Tsaka gamit na din kayo ng packet filter. Ito yung ginagamit ko na filter. At view HG on. Yan. So ayan, kompleto na. So pwede na kayo mag-start. Sa akin, kailangan mo din mag-bops. So, sa akin, hindi ko na ginagamit tong bops ni ano, Gunslinger kasi. Tsaka ano pala guys, dala kayo ng dalawang bullet. Isang neutral itong bullet lang, tsaka silver para sa mga undead. So, gawin nyo is mag-hold lang kayo sa isang sulok and then start na kayo mag-farm. So, yan yung sinasabi ko sa inyo guys na at view items, hindi nyo na makikita yung nadadrop na, na mga items na monster. Pero sa akin, hindi pala efficient yung kill kasi madaling maubos yung SP mo. So, babalik tayo sa Vesper card. So, ngayon lang guys, sa akin, no hands. Kasi naka-macro tayo. Okay. So, ganyan. May mga undead. Switch nyo lang to silver bullet. Yan. Hayaan nyo lang yan. Pero, check nyo na din kung mamamatay kayo. So, yan. Pakita ko sa inyo. Walang ano. No hands. Kasi naka-macro yan. So, madaling maubos yung SP natin. So, palitan natin ito ng Vesper card. So, yan lang. So, kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Para ma-answer natin. Tapos, ito pala, papakita ko pala sa inyo yung kita ko kahapon. So, nasa around 2 to 3 hours lang to na farm. Hindi siya masyadong babad tala sa farming. So, ito yung kita ko. Nasa 54B. So, kita nyo yan. So, napakadaling yumaman sa Dark Crow. Mag-farm lang kayo kasi hype pa yung ano, mga items na for upgrade ng D-Wing. So, ito yung kita ko. 10B, tsaka 44 Black Credit. So, nasa around 54B. So, meron pa akong Mutant Dragon card dito. Hindi ko pa nasa-sell. So, the rest, na-sell ko na. Napakabilis. So, may get. Honestly, hindi talaga umabot ng 3 hours yung farm ko na nun. So, ang puhunan ko nun is nasa around 2 to 3B. Doon nata. Then, advice pala, gumamit din kayo ng bubble gum. Bili lang kayo habang nagpa-farm kayo. So, yan lang.